Hello mga kawargani ko, no? Good morning. At andito tayo sa aking bahay. Pakikita ko sa inyo yung mga mulberry na kinatings ko. Maganda yung resulta, maayos yung lahat na buhay. At unlike dun sa last na kinatings natin, 2 times na tayo nagkatings pero hindi lahat na buhay. Pero ngayon, ang ginawa nating strategy, hindi natin pinaarawan at hindi natin inilabas, nandito lang sa loob yung cuttings sa planggan na lang. Ayan, pakikita ko sa inyo. Ito yung mga cuttings, no? Lahat ay nabuhay. Mulberry po yan. Ayan, yung iba may mga bunga na, oh. Yung mga bunga na. Yung mga sibol nila. So, ang technique pala sa kakatings ng mulberry ay huwag mo siyang i-expose sa araw at sa ulan. So, kailangan mo lang is i-prevent mo lang siya dun sa hindi masyadong, hindi naman tago sa araw, at least nasisinagan siya ng araw. At hindi talaga nabababad sa ulan. Kasi yung tendency nun is matsisira. At bubulok yung ugat, yung ilalim niya. So eto, hindi natin ginagalaw. Isa pa palang technique para hindi masira at hindi mamatay ang cuttings, ay hindi dapat nagagalaw during time na umuusbong na siya o nagsisimula na siya mag-ugat, para dire-diretso. Kasi ayaw nila nung nagagalaw, kahit anong puno or kahit anong cuttings, pag nagagalaw ay nasisira. So yan, before almost 10% lang yung nabuhay at nagdiretso dun sa mga natrim natin, pero hanggang ngayon wala pa sila mga bunga, yung mga nauna, 2 batch na nauna, yun yung mga nabenta natin. So eto, hindi natin siya in-expose, pero maganda yung sibol at saka may mga bunga na rin yung mga sibol niya. Ayan. Sana ayan, oh. So pag nagkaugat na to at nagmature na yung ugat, saka natin itatransfer at saka natin ibibenta sa market. So pakikita ko rin sa inyo yung mother tree nito, yung pinagkuha na natin, kung saan na kinalbo natin at tinanggal natin yung mga dahon nung part. At kikita ko rin sa inyo yung part na hindi ko tinanggal yung dahon, kung anong itsura, kung anong mayroon. Yung ganda. So ito, hindi pa masyadong maugat or wala pang masyadong ugat to. Kung makipapansin nyo yung pot natin ay transparent, para mamonitor natin yung ugat niya, kung pwede na siyang i-transfer o pwede na siyang ilipat sa malaki. Okay, tara. Oops. O, dito sa likod bahay ko, may mga tanim din ako dito. Ito yung mother tree niya. Yan. So, pinrone ko siya. Sabay nung pagputol ko dyan, pinrone ko. At dun sa mga natanggalan natin ng dahon, mga nagsibol, ito na rin, yung mga bunga na rin. Ayan. Mga bunga na rin, marami siyang bunga. So pakikita ko yung hindi ko pinron, yung anong tsura, o hindi ko tinanggal ng dahon. May itinira akong isang sanga doon. Ayan. So usual, wala siyang ulaklak or wala siyang buds. Sa mga sibong niya, walang bunga. Meron man, pero hindi ganun karami. So unlike dito, ayan.
mga ayan, sa mga sibol, sa mga buds niya. Ito yung mga buds. Yan, sumisibol yung bunga. Ayan, ang dami. Ito. So, kailangan mo lang kalbuhin talaga at taputulan ng mga sanga para mabilis magbunga. Kasi kasabay na ng pag-usbong nung bags niya, lumalabas na yung mga bunga. Ayan. So, ang gagawin natin dito, so pinakita ko lang sa inyo to, tatanggalin na natin yung mga dahon. Na rin yan para in 1 week or 4 days lang lalabas na rin yung kanyang mga bunga. Pwedeng kamay lang ang gamitin or may gupit kaya pwede rin. So ang dahon kasi ay nagiging kaagro din ng mga putas ng mga bunga sa nutrisyon ng puno niya, no? Instead na pupunta siya dun diretso dun sa bunga, pupunta sa dahon yung iba. So kailangan na i-minimize natin yung dahon. Ayan. So para din maiwasan din yung mga peste, yung mga uod na manirahan sa mga dahon. So at yan po ang ating tutorial or ang ating pagpapakita ng prune at mga cuttings ng ating mulberry sa ating bakuran yan. Yan. So please subscribe my YouTube channel and don't forget to like and share and click the bell button. Thank you.